So hello guys, good morning. This is Bibo sa Bibo's TV. At sa ngayong araw na to ay mag-uumpisa tayo sa kauna-unahan nating tutorial dito sa channel ko. Yung basic AutoCAD tutorial gamit yung shortcut command. So ngayon guys ay bubuksan na natin yung software para magkapag-umpisa na tayo. And guys, buksan na natin. Hello guys, so nabuksan na natin yung software na AutoCAD. So bago tayo magsimula ay sana huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa video ko na to at sa mga susunod kong video. So guys, mag-umpisa tayo sa introduction para alam natin kung ano yung mga nasa loob ng display na AutoCAD. So ito yung screen niya, AutoCAD display, so para alam natin kung ano siya. So una natin pupuntahan ay ito may letter E, so AutoCAD na symbol yan. So ito yung menu, so dito tayo mag open ng drawing, mag gawa ng bagong drawing, mag save ng bagong drawing, mag import ng drawing, mag publish ng drawing, tsaka mag recover ng drawing. So dito sila ay na tumino option to. So ang susunod ay punta naman tayo dito sa ribbon na guys, yung naka-pilot na pula, ribbon po yung tawag niya. So may kita natin sa loob ng ribbon, ang daming mga icons. So mostly ng mga icons yan, yun ang anos na ginagamit sa pag-AutoCAD. Yan naman guys, ang tawag naman ay file tab. Yan naman ang tawag natin dyan ay command editor. So guys, balik tayo sa sinabi ko kanina regarding dun sa file tab. So yung file tab ay kinumpos ng mga tab categories. Halimbawa, itong categories na to, sample sa mga category ito. Home category, insert, annotate, parameter, view, manage, output, add-ins, A360, install, features, at meron ko pa, wala na. So bawat tab categories ay kinukumpos na yung mga panel. So example dito tayo sa home, so may draw panel, modify panel, annotation, layer panel, block panel, and so on. So guys, sa dami-dami ng mga command dito, halos hindi ko rin na-memorize lahat kahit 10 years na ako nagtatrabaho. So pag may free time kayo, explore lang. Kasi yung version ng AutoCAD nag-update taon na taon. So baka may mga bagong command, saka bagong icons. So balik tayo guys. So na-observe nyo yung ano tong itim na to. So ito naman yung dito tayo lang mag-drawing. So lahat ng mga text, tagging, lines, plan, dito lahat yan. Dito natin nilalagay yan. So pag mag-drawing tayo, magagawa tayo ng plan, gagawa tayo ng mga example, mga floor plan, mga ganun. So dito natin gagawin dyan. Dito sa model space. So ito naman, itong kiniklik ko, itong layout. Ito tinatawag na paper space. So dito tayo magpiprint gamit yung mga title block. So ang ibig kong sabihin, so gagawa tayo ng title block, tapos i-view natin yung drawing na ginawa natin doon sa model space, tapos ipiprint natin. So dito tayo gagawa doon ng dito sa paper space. So balik tayo dito sa model. So ito guys, papakita ko rin sa inyo para alam nyo. So ito yung X and Y, ang ibig sabihin nito ay naka 2D drafting tayo, 2D. So ito ang tinatawag na UCS. So kung 2D yung ginagawa natin, usually yung AutoCAD na halos 2D lang yung AutoCAD electrical, kasi doon ako nagtatrabaho 2D, pero meron din 3D. So paano naman 3D? Dito yan yung gagamitin. So yung cursor, palitan mo yan, see.
3D yan. So, since nga hindi tayo nag-aaral ng 3D ngayon, 2D lang. So, sa 2D na lang tayo. Okay? Hello guys, nandito tayo sa part 2 ng video ko. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video ko na to. So, dito na tayo sa paano pag-apply ng mga commands, guys. So, dito sa AutoCAD, may mga tinatawag na icon commands at meron ding shortcut commands. So, itong nakikita nyo, ito sila. Ito yung short icon command. So, ako guys, ang ituturo ko sa inyo yung shortcut. Kasi lahat naman ng commands na nakikita nyo dito sa icon, pero yung shortcut hindi. So, yung shortcut commands na kasi medyo nakalimutan ko na masyado. Hindi ko na ginagamit masyado yung yung icon commands. So, dito ako biyasa sa shortcut commands. Pero huwag kayong mag-alala, yung shortcut commands saka yung icon commands, parehas lang yan. Okay? So, umpisa tayo. So, sa line tayo mag-umpisa, guys. So, shortcut ng command ng line is L. Enter. Click the first point, then click for the end point. Yan. Parehas din yan sa line icons, guys, para alam nyo rin. I-sample ko yung line icons, ha? So, ito. Click nyo yung lines, then first point, then click for the last. Okay? So, ito, guys, para ibalik ko sa inyo, itong line na to, icons, tsaka short command, parehas lang. Okay? So, ulitin ko guys ha. Ang shortcut commands ng line is L. So, L, enter, click the first point, then end point. Okay? Ano guys kung may dimension na. So, ang gagawin, madali lang. So, shortcut command natin, L, enter, click the first point. So, yan, nakikita mo yung blue guys. May so, gagawin mo na yung dimension yan kung anong haba. Example, 50. Yan, enter. So, yan. So, pag ganyan na, skip na lang. Okay? Press escape. So, yan, nakikita nyo. So, paano mo i-check na yung dimension na dinro mo is 50. So, click mo yan. Right click. Quick properties. 50. Okay? So, 50 pala guys. So, next is polyline. So, ano yung shortcut command ng polyline? Ito guys, so polyline shortcut command yan is PL. So, PL. So, sine, kita nyo polyline. So, enter. Click the first point, then to the end point. Escape. So, ulitin ko guys ha. PL. Enter. Click the first point up to the end point. Okay. Paano naman kapag may dimension? Parehas din na yan. So, click PL. Enter. Click the first point. So, makikita mo yung blue. 50. Okay. So, escape. So, paano mo na i-check yan? So, right click mo. Tapos, click mo muna. Tapos, right click mo. Dito sa properties. Yan. Kasi polyline yun guys ha. So yan, 50. So guys, for information pala, ang ano ba yung diferensya ng line tsaka polyline? So, ang diferensya ng line at polyline, pag i-connect-connect mo, yung line putol. Yung polyline hindi. So, example, para makita nyo yung diferensya. So, ito yung line. So, L, enter. Halimbawa, first point. So, halimbawa, 20. Okay. So, 20 ulit. Okay. So, 20 ulit. 20. Okay. So, 20 ulit. So, yan. Escape. So, ito yung box natin. Gawa ito ng line. So, may observe nyo guys. O, see?
paggawa sa line, putol-putol, yung sinabi ko. Pag polyline, hindi yan putol. So, para malaman nyo, tingnan nyo, check nyo. PL, enter, click. So, anong dimension? 20. So, 20 ulit. So, 20 ulit. So, 20 ulit. O, see, escape. So, nakikita mo pag polyline. Hindi putol. So, yan ang diferensya ng polyline tsaka line. Okay? So, next naman, yung circle. Yung shortcut ko naman ng circle, guys, is C. C, enter. So, specify the center point of the circle. So, ano ba yung center point? So, yung gitna. So, i-click mo. So, yung pag-click mo, yan ang sentro. So, ang hinihingi sa'yo is radius. So, ano ba yung radius? Sa circle, guys, yung radius, ang ibig sabihin yung kalahati. Yung half. Okay? So, palimbawa, kung ang half mo is 10. So, 10. Okay? Yan. Ito na. 10 yan. So, ang diameter dyan is 10. Pero, 20. Ang radius is 10. So, makikita mo yan dito. Pag i-check natin yan. So, punta ka dito sa dimension. I-click mo lang ito. Itong radius na ito. Nakikita ko guys. Okay. So, anong tinype natin radius kanina? 10. Okay. See? 10. Pag i-click din natin yung diameter nyan, it is yung whole part ng ano, circle, yung buo. Ang diameter dyan is, i-click mo yan, so automatic 20. So, pag hinanapan ka ng radius sa diameter, alam mo na kung ano yung radius at saka alam mo yung anong diameter. Okay? Saka, balik muna tayo guys ha. Click muna natin to. Okay? Okay. So, dito sa line, mayroon kayong dapat malaman. Okay? Ito, pag itong nakikita nyo na green, ito yung tawag ay midpoint. Ang ibig sabihin is nasa gitna. Ito naman dito sa gilid, ang ibig sabihin yan is endpoint. So, yung nasa dulo, sa dulo. Parehas yan. Pag dito din sa ano, dulo-dulo yan. Okay? Para alam nyo, pag circle, pag radius, kalahate. Pag buo, diameter. Okay? So, next is arc. So, ang arc, guys, is madali lang. So, ang shortcut ko man ko is ERC. So, click mo lang yung point to point. Yan. Tapos, i-click mo lang. So, yan na yung arc. Pero dito kasi sa subcategory ng arc, ang dami. Pero dito kasi sa ano, pwede mo rin sundin to. Okay? Yan lang yung shortcut ko man ng arc. So, ulitin ko ha. Simula, umpisa. Okay? Line. So, ang kuman ng line is L. Okay? Ang kuman ng polyline is PL. Ang kuman ng circle is C. Okay? Ang kuman ng arc is E. RC. Okay? Para alam nyo. Tapos, dito naman tayo ulit sa isa. Rectangle. So, ang kuman ng shortcut ng kuman ng rectangle is REC. Click mo lang yan, guys. Tapos, click mo yan. Tapos, click mo yan. Click to click yan. Pero, paano kung may dimension? So, click mo lang yan. First point. So, type D. So, 10. 10. So, 10. Okay? Nakita nyo guys? So, tingnan mo yung dimension. 10. 10. Parang square to, ay di rectangle ah. Ulit natin guys ha. So, rectangle. Okay. So, tap natin yung dimension. So, length times width. So, yung haba niya is 10. Tapos, yung isang dimension na is 20.
Oh, see. Kanya yan, guys. Okay? Kanya pag ano nag-rectangle. So, shortcut ko man yan is REC. Okay? So, dito rin, guys. Bigyan ko kayo ng ano, shortcut ko man. Polygon. So, ang shortcut ko man ng polygon, guys, is POL. So, type natin yung POL. So, enter. So, tinatanong kung ilang sides. So, ang polygon, guys, yung more than 3 sides na, ano, yung triangle na 3. So, ang polygon is more than 3 sides. Yung octagon, nonagon, digagon, octagon, dikagagon. Yun, mga ganon. So, example lang, 5 sides. So, 5. Enter. So, specify center point of the polygon. So, tick mo lang. Describe. So, enter. So, tinanong anong radius. 20. Yan. So, yan ang polygon yung size. Yung sinabi mong 5 side. Okay? Tinanong mo kanina yung radius na sinabi mo is 20. So, meaning to say, yung diameter niya is 40. So, iti-check natin yan. So, type tayo ng circle. Click natin. So, radius natin is 20. So, meaning to say, yung inscribe plus class naman, guys, pala yan. Nasa loob siya ng circle. Pasok siya sa loob. Okay? So, yan ang polygon. So, next is ellipse. So, ang ellipse ay ginagamit ko EL for ellipse. So, i-click ko lang to, guys. Yan. Yan. Depende kasi yan sa pag ano ng cursor na, guys. Kasi pag i-click mo tapos pag ganyan, ay ba, pero pag ganyan. Okay? Yan, ellipse. So, pwede mo ma-adjust-adjust yan. So, ulitin ko, ellipse, EL, enter, click. So, click. Baliktad naman. Okay? So, ulit-ulitin ko, guys, ha? Mula sa umpisa hanggang sa ellipse, ha? So, ang shortcut ko man ng L, align is L. So, L, enter, click, click, okay? Polyline, PL, enter, click. Click. Yung kayo na mag-ano sa pag may dimension, guys. Okay? Circle is C, enter, click. Then, the radius, example, 20. Okay? Then, arc. So, arc is ERC. Okay? So, enter. Click lang yan. Arc. Okay? Then, next is rectangle. So, rectangle is REC. So, click lang. REC. You see? Okay. Then polygon, so POL, so enter, number of sides 5, click mo lang, tapos inscribe, enter, tapos 30. Yan, so yan polygon yan. So ang pinaka last is ellipse, so EL, click mo lang, wait, ellipse EL. Okay, so click the point. Point. Yan. Ellipse. Okay, class. Okay, class. Guys, parehas lang yan. Okay. Okay, guys. So, ito. Hello, guys. Nandito tayo sa part 3 ng video ko. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video ko na to. So, ang next naman is move. So, paano mag-move? Okay. Madali lang, guys. So, just type, ang shortcut ko man yan is M. So, type M for move. So, nakikita mo, enter. So, click mo yan. Then, enter. So, click. Then, move. Ulit, ha? Ulit, guys, ha? So, okay. So, pag undo pala, guys, i-press Ctrl C, ha? Pag i-undo mo, so Ctrl C. Yan. Balik yan sa, okay? Ulitin ko, pag move, is ganyan.
M, enter, select, enter, then click, at saan ka na mag-click, then click, saan mo location nilalagay. Okay, so ulitin ko, ulitin natin ha, move, enter, select, enter, point. So yung sabi niya specify base point, so kahit saan base point siya, dito click mo lang, then tinatanong yung second point, yung ibig sabihin yung pinaglilipatan mo. So yan, okay, so ganun class, ganun guys. So next naman is copy. So ang copy madali lang, so tanggalin muna natin ito, i-hide natin ito next, punta natin sa mga. Okay, so yung copy, ang shortcut ko man ng copy is CO. So example, itong ellipse na to. So kahit ano ito, itong buo, copy. So type natin CO. CO. We need to say copy. Enter. Select. Enter. Then punta ka dito. Write paste. Ulit. Pag-copy guys, CO, enter, select, enter. Copy. Okay, kita nyo guys, CO, enter, then enter. Click specify base point, then kung saan yung pinaglalagyan ng copy. Yan, copy. Okay, na gets? Ulitin natin ha. Okay, CO, enter, select, enter, specify base point, click, then click natin kung saan natin nilipat. Okay, so escape. So copy. Next naman is stretch. Yung stretch guys, ay magagamit mo yan pag sa mga line. Okay? So example, itong line na to. Kukunin natin to ha. CO, enter. Copy. Then, lagyan natin dito. So, dalawa. Okay? So ang stretch guys, magamit mo yung ganito. I-move natin konti. Okay. Stretch is yung stretch yung pahabahin natin. So example, type S. So meaning to say stretch. Enter. Click the object. Click the object. Then enter. Then specify base point. Yung click ka yung base point. Yan. Tapos i-stretch mo lang. Hanggang saan mo gusto. Yan. Ulitin natin. Okay. So, ito tayo ulit. Copy tayo. Kung restrates mo man, ang shortcut po yun ay S. So, type S. Enter. Select. Enter. Specify base point. Click mo lang dyan. Then, stretch mo. Drag mo kung saan. Drag pa yung ano, tamang term. Drag mo. Okay? So, yan ang shortcut ko man ng stretch. Next is rotate. So, ang rotate is madali lang. So, kukopya tayo ng ano. Pwede rotate dito na object. Saan ba? Ah, ito. Itong rectangle. Copy tayo. So, lagay natin dito. Okay, so itong rectangle naman, rotate. So ang shortcut ko man ng rotate is RO. RO. Okay, so RO, enter. So, click mo lang yung object. Enter, then click mo yung sa gitna. Then kung say yung line iakyat mo sa taas, so rotate yan. Kung saan si narorotate na. So, pag ganyan, nakikita mo na green, ito sa straight na yan. Okay?
ulitin natin, rotate, RO, enter. Yan. Tapos yung center niya natin. Okay, so copy natin ulit isa. So rotate. So RO. Click natin yung gitna. So pass. Okay, so yan ang command na rotate. Next is mirror. So ang ibig sabihin ng mirror, salamin. So magsasalamin ka. So parang yung kasalamin mo. So ganito lang yan. So shortcut ng mirror is MI. So enter. Select mo yung object na yan, itong dalawa. Tapos pag mayroon ka dito sa gitna, yung base point mo, so base by point na mayroon, so igigitna mo yan para maglalamit lang yan. See, oh, see yung object na to, yung mayroon na ito, gets nyo? Ito, itong ito yung mayroon natin punta dito. Okay, tingnan natin mayroon MI, click object, then yan. Parehas lang, parang kinapi lang. So next is scale. Later ko na yan itong scale. So trim. Yung trim guys, magagamit mo to pag magpuputol ka ng line na nag-intersect. So halimbawa itong mga line na to, so gawa ka ng line dyan, intersect, nagkukross. So ang command ng trim is type TR. TR. So trim, enter. Click mo lang yan. Ah, wait, wait. Kasi shortcut command pala to. So ganito guys. So type TR. Dalawang enter. Then click, 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 click. Okay? Click. Click. So putol. Ulitin natin guys ha. Ando. Pag trim, ganito yan. So, kupayan natin yung isa para may matrim yan tayo. Okay. Pag trim, TR, enter, dalawang enter, click, 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 click. Okay, ito naman. Click, 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 click. So, yan, ganyan yung pagputol, trim. Nagtitrim ba? Paano nagtitrim ng halaman? O, sige. Yan. So, the next is fillet. So, yung fillet is magagamit to yung sa mga edges, yung short edge. So, halimbawa ito. Pwede ba ito? Gawa tayo ng ano. Ito, sample natin kanina. Itong hindi yan. I-copy natin. Dali natin dito sa gitna. Okay? Meron ko lang may project ito. So, pag-play. So, F. So, tinatang nila kung anong radius. So, magawa 2. Type natin yung 2. Enter, select first object. Oh, maliit masyado guys. So okay, fillet radius 2. Yan. Nag-get nyo guys? Ang fillet. Yan yung fillet. Pwede ba yun dito? Ulitin natin ha. Fillet radius, so nagbawa 5. So double enter, enter pa kaysa, tatlo pala. So click mo yan. Yung pagka curve nya guys, depende yan sa radius na tinayot mo. Mag-check mo yan yung gamit ng dimension na to. Kung nagbawa 5 yung ginawa mo radius, yan nakikita yan 5. Pag 2, nakikita yan. Okay?
Okay guys, hanggang dito na lang muna yung video natin at abangan nyo na lang yung next video natin sa mga iba pang topic. At nais kong magpasalamat pala sa mga nanood ng video ko na to at nag-like and nag-subscribe. Maraming salamat. At sa mga hindi pa nanonood, sana manood kayo at mag-like at saka mag-subscribe. At lalo na sa mga baguhan nga nag-aaral ng AutoCAD, sana itong video na to ay nagbigay ng tulong sa inyo para matuto kayong gumamit ng mga shortcut commands. So hanggang sa next video ko, salamat at kita-kita tayo. Hello guys, nandito na naman tayo sa bagong video ko na to. At sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe at press the notification bell para aware kayo sa next video ko. So guys, ang topic ko tayo natin ngayon ay tungkol sa line at polyline na may angle. So last na tinuro ko sa inyo is paano gumamit ng command line at saka polyline. Pero may dimension down. So ngayon, type lang natin yung L as line, enter, click the specify first point, then yung dimension niya, yung haba, sample 30. Tapos siya, shape angle, ang gagamitin na angle is 45 degrees. So shift angle, 45 degrees, nakikita nyo guys. So, yan. So skip natin. So paano ba natin i-check to if this angle is 45 degrees? So gawin muna natin ang base point guys. So itong base point natin, ito yung nasa x-axis. Okay? So punta tayo sa dimension. Kung pindutin natin itong angle, tapos i-click natin to sa itong x-axis. Yan. 45 degrees guys. Parehas din yan sa polyline. So polyline, type PL, specify first point, sample dimensions gagamitin is 50 o 30 man lang, then shape angle, then sample is 45 degrees. Okay, so check natin guys. So i-move natin ng konti, ito yung nagawa nating polyline. So, ilagyan muna natin ang base point. Kasi hindi naman masusukat yung angular kung walang base point. So, para ma-check, i-check natin yung angular. Click, click. Yan. 45 degrees. Guys, ang susunod ay paano gamitin yung mouse. So, bago ang lahat na ano. So, dapat alam natin kung paano gamitin yung mouse. Paano i-move, paano i-pan, paano i-zoom in, saka zoom out. So yung mouse natin guys is dapat is may roller. So pag may roller, pwede natin ma-zoom in tsaka zoom out. So example nitong object na to. So pag i-roll natin backward, yan ang tinatawag na zoom out. Pag i-roll natin forward ng roller, tinatawag na yan zoom in. Okay? O ulit ito guys, pag i-roll natin backward yung roller nung sa mouse natin, backward dyan, ibig sabihin niya zoom out. Pag i-roll natin forward, yan ang ibig sabihin niyan, zoom in, parang lumalaki saka lumiliit. Saka pag ito yung additional guys ha, pag itong roller mo pinipress mo and hold, yan may kamay na lumalabas, ang ibig sabihin niyan parang binubuhat siya. So han, okay, pwede mong dadalhin ng object niya. Okay? So, ulitin ko. Pag i-move mo yung roller backward, zoom out. Okay? Pag i-roll mo yung forward, zoom in. Pag i-press mo yung roller, buat ng gamay. Yung tinawag na hand. Nabuhat ng gamay yung mga object na yan. Okay guys. Guys. Yan ang basic fundamental paano gamitin yung mouse na may roller.
So guys, dito naman sa topic na to, ituturo natin yung paano gamitin yung scale. Itong scale na to. So guys, yung scale ay ginagamit to sa lalo na sa mga blocks na ano, mga object, mga devices, lalo na sa mga low-top current system, o parang dapat naga, yung block yung naga-scale. So, nasa tama talaga yung dimension niya. Probably nagagamit to guys pag halos kasi may gumagawa kasi ng mga blocks hindi masyadong scale, kaya ina-adjust natin yung dimension niya kasi para ma-appropriate dun sa plano. Kasi minsan pag halimbawa hindi ikaw gumawa, simulan inyong plano mo ganun lang, tapos binigyan ka ng blocks ng malaki, so i-adjust mo yun, i-scale mo yun. Pero may paraan ako paano mag-scale ng drawing, mag-scale ng isang ano bagay. So halimbawa ito, so ito guys, yung ito perfect square to, example lang to ha, perfect square to. Pag gagawin ko yung scale ko to, gagawin ko itong 20. So both itong height tsaka yung width nya parehas, basta perfect square siya. So ang gagawin ko sa scale is type ko AC, enter, click yung object, specify base point, then nakikita yung anong hiningi guys, copy or reference, type to R, enter. So dito ko sa reference na to, pag i-click yung reference niya, tapos yung second reference niya, yung dulo, so i-type ko yung ano ba yung dimension na pwede kong gamitin. So gagawin ko 20. Pag perfect square kasi siya, pag perfect yung dimension niya, pagbawa na itong square na to, pag ina-adjust mo yung scale niya, pareha siya, 20-20. Pag dito naman sa ano, hindi siya pareha, parang rectangle yung perfect style niya. Pag ina-adjust ko to, yung scale, ganito, kung may dimension to guys ha, so scale, click, specify base point. Skip ulitin ko guys, scale, click, so tinatanong kung reference o ano, so type ko R, step, first point, second point, tapos type ko 20, example, see, hindi makapareha, basta hindi siya pareha. Ito kasing scale na to, nagamit to sa mga blocks na ano, sa lalo na sa pinagtatabuhan ko, yung ginagamit kong block for sa mga plano, yung mga pull bags, mga furniture, mga malaki, mga low current devices. So para ma-appropriate talaga siya, i-adjust ko siya. Kung malaki, lilitan. Kung sobrang liit, palalaki naman. Example nito. So ito yung halimbawa natin. So hindi natin mag-base tayo sa dimension. Itong box na to, okay? Kung sa tingin mo maliit, palilitin mo, scale, enter, click mo lang dyan, click mo, tapos anong scale mo? So 0.5, kasi papalitin mo, no? Di ba lumiyay? Yan. Gusto mo nang palakihin yan, scale, pwede mo nilakihin yan, 1.3. Kung masyadong maliit, 1.5. Itong ano, mostly na gamit to sa ano, gumagawa ka ng single line diagram, yung mga devices na sobrang liit, i-adjust mo. Yan. Doon mo magagamit to. Ang next na natin na command guys ay yung offset tsaka yung erase. So, uunahan natin yung offset. Ang offset guys, ay ginagamit natin ito parang copy and paste. So, parang nagdo-double yung ano, yung isang bagay. So, halimbawa ito, i-explain ko sa inyo. Halimbawa itong square na to. So, magta-type lang offset, type O. So, offset, enter. So, nagtatanong yung ano, kung anong distance. So, example 2. So type ko to, enter, click mo lang yan. Yan, kung dito ka sa loob,
nag-o-offset siya ng 2 dito sa loob. Kung dito naman sa labas, yan, nag-o-offset siya ng 2. So, another example guys, pag offset na kuman, gagawa tayo ng circle. So, circle, okay? Pag offset guys, ang kuma natin ay O. So, O. Enter. So, example, dimension natin, ang distance is 3. Enter. So, i-click natin yung object. So, pag dito sa loob, ito yung offset niya, 3. Pag dito sa labas, ito yung offset niya, 3. Okay? Inner and outer. Nasa inyo yan kung saan mo siya gagamitin, sa inside ba o sa outside ba. Okay? Another example for offset. Rectangle. So, offset. Offset. Example 1. Okay? Click mo lang yung object. Kung dito sa loob, yan. Kung i-offset mo dyan sa labas, yan. Ikita mo yan. Okay? Ang pinakahuli guys sa topic ngayong araw to ay yung paano gamitin yung erase. Ang pinakamadali. So, paano ka magbura o mag-erase? So, type letter E as erase. Then, select all. Then, enter. Yan. Nabura na. So, ulit-ulitin ha. Ang command para pag ulit guys is Control C. Control C Zebra. Okay? Para mababalik siya. Okay? So, paano mag-erase? Control A. E. No, guys. Type E. Enter. Then select the object that you want to be erased. Then, enter. So, yan guys. Bura. Okay? So, sana guys, abangan nyo yung next topic ko. At sana, so, hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na. At hindi pa nanonood, sana manood at mag-subscribe din ulit. Okay? Guys, so, dito tayo sa